Today, Pinay Mami, so I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician, and also a mommy like you. For today's video, papag-uusapan po natin yung lagnat sa gabi. Lalo na yung mga toddler, okay? Pupunta yan sa clinic or sa emergency room. Ang complaint po nila is naglalagnat, lalo na pag gabi. Okay siya sa umaga, okay sa tanghali, naglalaro. Pero pagdating ng gabi, mainit. Tapos titignan mo yung thermometer, i-check yung temperature, may fever nga, which is 37.8 and above. So, bakit nangyayari yon? Ano ang gagawin? Ano yung mga possible causes? Okay? Kung bago ka pa lang sa akin channel at pag gusto mo ng mga ganitong content, pedia tip, parenting tips, gabay po sa pag-aalaga sa inyong anak, please like the video, share the video, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. So yun na nga, summer na, dami-dami na namang bata ang inuubos sipon at lagnat. Pero mag-focus tayo dun sa lagnat sa gabi. Ano ba ang dahilan kung bakit sa gabi lang sila nilalagnat? Dahil nga, uso ang sipon, lalo na yung mga nag-swimming, after swimming, kahit swimming lang, ayun, swimming lang nila sa bahay lang ha. At pag nasobrahan sila ng swimming, yun, sinisipon sila. Ang problema sa bata kasi hindi sila marunong mag-blow. So, kailangan i-assist lang natin sila, no? Assist natin kung paano mag-blow, kung paano nasal aspirator, o yung mga ginagawa ng ibang mga doktor, yung mga ibang mommies, ini-sprayan nila ng sodium chloride solution, yung ilong ng baby para mailabas niya yung sipon. Kasi, mami, pag naipon po ang sipon, mapupunta yan sa throat, magiging ubo, dun mag-i-start ang kanilang ang possible lagnat, possible upper respiratory tract infection, or worse, pneumonia. So, bakit nga sa gabi naglalagnat ang bata? Although, masigla naman siya sa umaga or tanghali or hapon. Kasi, una sa lahat, no, hihiga na po yan. Hihiga na si baby. Siyempre, ang gravity, no, kung gravity yung pinag-uusapan, yung mucus na naipon sa ilong, mapupunta yan sa throat. So, nagre-react na yung katawan natin, kaya sila nilalagnat. Tapos, magkakaroon pa ng clogged nose, no? So, lahat ng ito sa posisyon lang ng bata, no? Kaya sila umiinit or naglalagnat. Pangalawa, syempre dahil gabi na, at hindi ka na busy, hindi na rin masyadong busy yung anak mo, kaya napapansin mo, doon mo na nare-realize na mainit-init pala yung bata. Mali mo, kanina pa pala siya mainit, pero dahil meron po tayong ginagawa, busy tayo, hindi lang natin napapansin. Pero dahil nga katabi mo na siya, wala nang masyadong ginagawa, settled na kayo, doon, napapansin mo na, doon siya mainit. So, Doc, hindi, talagang gabi lang talaga siya nilalagnat. Oh, yun na nga, yun na yung reason. Kasi nga, nagkaroon tayo ng post-nasal drip, no? Yun yung mucus na pupunta sa throat at doon nagre-react yung katawan natin. Doon nagre-react yung katawan ng baby at doon na siya iniubo. Yung mga iba nga, di ba, ubo ng ubo pagdating ng gabi or pagpatulog na dahil nga nakahiga na siya. So, ang gagawin po ninyo, of course, paracetamol, sponge bath, tapos ibahin yung position nila. Kung maaari, bigyan nyo lang dalawang pillow para naka-elevate po yung bed ni baby. At i-observe nyo pa rin yung lagnat niya, no? Kung 3 days na siyang naglalagnat, ipa-check up nyo na po sa kanyang pediatrician. Kung wala pong pediatrician at malapit sa inyo yung health center, sa health center. Mas maganda, ipa-check nyo yung test CBC niya kung kinakailangan niya ng antibiotics. Kadalasan kasi viral infection, lalo na sa panahon ngayon, maka-viral infection lang yan, mawawala din. Pero, syempre, kailangan pa rin natin i-assist sa mga bata sa sipon nila. Kasi ang ayaw natin mapunta yan sa baga at maging pulmonya. Na yung mga pasyente na na-admit at kailangan ng suero. Ang ayaw natin na dahilan ng lagnat sa gabi, tapos matagal, chills at night, baka primary complex or tuberculosis. So, pag ganito, ang pediatrician nyo naman ang mag-request kung kailangan i-confirm na TB or primary complex. Okay? Pero, pinaka-common is yung sipon. Sipon yung dahilan kung bakit naglalagnat sa gabi si baby. Isa pang dahilan, viral infection, lalo na ang dengue. Okay? So, mami, kung 3 days nang nag-ganito si baby mo, naglalagnat siya during the night, check up si baby, pa CBC, i-check kung viral infection siya or kung bacterial, which is
kailangan na niyang mag-antibiotics. So, yun lang. Sana po may natutunan po kayo. Subscribe to our channel and maraming salamat.